Sinisimulan na ang paghahanap sa posibleng papalit sa posisyon ni Commission on Audit o COA Chairperson Grace Pulido Tan na magtatapos ang termino sa darating na Pebrero. Samantala, formal nang itatalaga ni Pangulong Benigno Aquino III bilang kalihim ng Department of Health o DOH si Acting Secretary Janet Garin. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Itatalaga na ni Pangulong Benigno Aquino III bilang Department of Health Secretary si Undersecretary Janet Garin. Si Garin ang tumayong acting secretary ng ahensya mula nang nagbakasyon ang dating kalihim ng kalusugan na si Dr. Enrique Ona. Sinabi ni Pangulong Aquino na kontento na siya kay Garin at pinag-iisipan na niya na humanap ng isang undersecretary na makakatulong sa pagpapatakbo ng DOH. Dagdag ng Pangulo, ang formal na appointment ni Garin ay maaaring isunod na lamang pagkatapos ang mga urgent matters sa kagawaran. Samantala, nagsisimula na ang paghahanap sa posibleng papalit sa posisyon ni Commission on Audit Chairperson Grace Pulido Tan na magtatapos ang termino sa Pebrero taong kasalukuyan. I think it is well within the regular and within the regular activity of the executive branch, particularly the Office of the President, to be making the necessary preparations and the and activating the vetting processes that need to take place. Dagdag ng kalihim, maging ang Office of the President ay naghahanda na rin sa bagay na ito. Ayaw din magkomentaryo ng Malacanang sa napapabalita na ang posibleng papalit kay Tan ay si Bureau of Internal Revenue Commissioner Kim Henares. Ayon kay Secretary Coloma, pangunahing ikokonsidera ni Pangulong Aquino sa pagpili ng susunod na COA Chief ay ang competence at integridad nito. Ini-appoint ni Pangulong Aquino si Tan noong February 2011. Sa ilalim ng administrasyon ni Tan, lumabas ang COA Special Audit Report ng PDAF allocations mula 2007 hanggang 2009, kung saan nabunyag naman ang pork barrel scam na kinasangkutan ng ilang opisyal ng pamahalaan, kongresista at ilang mga senador. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide.